Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ng ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa niyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga ka-camping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo regarding po ito sa isang kwento o kasinungalingan ng Chinese. Matapos nga po na magpahayag na matapang o matinding pagpapahayag ni Mr. President Bongbong Marcos regarding sa usaping West Philippine Sea, eto ho mga ka-action, nagbalita naman sila ng isang kasinungalingan dahil wala silang datos o data na ipakita para maging totoo ang kanilang binibintang sa Pilipinas. Ito na nga ho ang sinasabi natin, mukhang gumagawa ang China ng mga kwento para lang mapalabas na sila ang kawawa. Mukhang pinapakita nila sa kanilang mamamayan na sila ang kawawa pagdating sa usaping West Philippine Sea. Kasi nga po, ito ho nga po, sabi nga ni Mr. President sa kanyang dialogue doon sa Singapore ay gagante kung sakali man may masawi sa sino man na mga nagpapatrolya o mga civilian sa dyan sa West Philippine Sea, no? So, ito nga po mga ka-action, gumawa ho sila ng kwentong barbero. Hindi ko alam kung papaniwalaan nyo po ito, ha. Pero ako mga ka-action, sus, naku, hindi ako maniniwala dito sa akusasyon ng China dito sa Pilipinas. Kung gagawin man ito ng Pilipinas, mas gagawin ho nila ito mga ka-action. Pero mas mauna ho nila ito gagawin kaysa sa Pilipinas. Ang pagkakaalam ko kasi, ang ating mga Philippine Navy ay nagpapatrolya lang dyan para bantayan ang ating mga mangingisda na naghahanap buhay dyan sa sarili nating sovereign rights. Okay. Ito po mga ka-action, mga kakamping, panoorin po natin ang balitang ito. May nakita raw ang China Coast Guard ng mga armadong Pilipino sa isang barko sa Ayungin Shoal. Yan ang panibagong alegasyon ng China kasunod ng matapang na pag-iit ni Pangulong Bongbong Marcos sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. May panibagong akusasyon ng China sa Pilipinas sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa ulat ng Reuters, base sa post ng China State Broadcaster na CCTV, may nakita raw ang China Coast Guard na mga armadong tauhan sakay ng isang barko ng Pilipinas noong nakarang buwan. Take note! May nakita daw na mga armadong mga Pilipino ang Chinese ayon sa kuha ng kanilang CCTV. Ang masaklap, noong nakaraang buwan pa. Bakit ngayon nyo lang po ito ibinalita? Kung totoo po ba ito, dapat within 24 hours o 36 hours, maibalita nyo pa yan. Diba? Bakit para yatang ngayon nyo lang to pinalabas kasi nagpahayag si Mr. President na ipagtatanggol niya o ipaglaban niya ang karapatan ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. At kung halimbawa man may masawi buyag sa aming mga kababayan dyan, is hindi siya magdadalawang isip na gumante. Diba mga ka-action? Bakit ngayon nyo lang po ito ibinalita mga Chinese? At wala namang kayong ebidensya na ipapakita na totoo nga ho ang sinasabi nyo. Hindi kaya gawa-gawa nyo lang po ito para ilabas sa buong mundo na agresibo ang Pilipinas? Mukhang baliktad yata ang nangyayari instead na kami itong kinakawawa nyo sa sarili naming rights. Pero mukhang baliktad yata ang binabalita nyo, mukhang kayo pa dito ang kawawa ng mga Chinese ka. Abay, mahihiya naman ho kayo sa mga sarili nyo. Diba mga kaka-action, nakakaloka nung aligasyon ng Chinese. Kung may nakita man sila, bakit hindi nyo ipalabas dyan sa inyong balita para nang sa ganun? Malaman ho ng sambayan ng Pilipino na totoo ang sinasabi nyo. Diba?
Hindi tinukoy kung anong barko ito pero nangyari raw ito sa Second Thomas Shoal o kilala rin sa tawag na Ayungin Shoal. Wala pa namang inilalabas na video o larawan ng China para patunayan ito. Kinukumpirma na rin ito ng News 5 sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard at sa iba pang ahensya ng gobyerno. Matatanda ang sinabi kamakailan ng China na aarestuhin ng kanilang Coast Guard ang mga anilay trespassers sa South China Sea simula ngayong Hunyo. Narindigan naman ng Pilipinas na hindi nito kikilalanin ang bagong patakaran ng China dahil labag ito sa international law. Matapang ding iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos itong Biyernes sa Shangri-La Dialogue sa Singapore ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at nangakong poprotektahan at paglalaban ang mga Pilipino. If a Filipino citizen is killed by a willful act, that is, I think, very, very close to what we define as an act of war. And therefore, we will respond accordingly. Git ng Pangulo, kung lumalaba ang tensyon sa West Philippine Sea, rito natatawagin ng Pilipinas ang mga kaalyado nitong bansa. Sa bilang diyan, ang Amerika kung saan mayroon tayong Mutual Defense Treaty. Sa parehong dialogue kahapon, nakausap ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang mga counterpart official niya mula sa Lithuania, Canada at New Zealand. Sumentro ito sa pagpapalalim at pagpapalawak ng defense security at cooperation ng mga bansa. Ilan sa mga napag-usapan ng Joint Defense and Military Training on Cybersecurity ng Pilipinas at Lithuania na magandang oportunidad daw para sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines. Sa parehong dialogue, tiniyak ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin ang suporta ng Amerika sa Pilipinas sa gitna ito ng mga agresibong aksyon ng China sa pinag-aagawang teritoryo. The harassment that the Philippines has faced is dangerous, pure and simple. And we all share an interest in ensuring that the South China Sea remains open and free. Bukod pa yan sa mga mapangahas na aksyon ng China malapit sa Taiwan, bagay na pinalagan ng China. Git nila hindi ito makatutulong sa isinusulong na regional cooperation sa Indo-Pacific region. Nagbabalita mula sa frontline. So, ayan na mga ka-aksyon mga kakamping ha? Wala pa silang ipinapakitang video o inilalabas na video na kung saan yun yung magiging patunay na totoo ang kanilang aligasyon dito sa Pilipinas. So, ibig sabihin, kung wala silang video, wala ho talaga siguro silang ilalabas. Isa lang ho talaga itong akusasyon o pagbibintang. Diba? Delikado ho ito mga ka-aksyon. Hindi ho natin ito hinihingi. Pero kung kinakailangan, ayan po, ang sabi ni Mr. President Bongbong Marcos, kung lumala pa ang tension sa West Philippine Sea, ay tatawag na siya sa ating mga kalyadong bansa na ipaglaban ho tayo o ipagtatanggol ho tayo o tulungan ho tayo laban sa China ho mga ka-aksyon. Number one ang US. Siyempre, US naman talaga ang Pilipinas. Maka-US naman ho talaga. Wala ho tayo magagawa kung hindi mag-antabay na lang dyan. Pero ito po ang sinasabi ko sa inyo, dito sa usaping West Philippine Sea, dapat magkaisa ang bawat Pilipino. Di ba? Kasi ang China gumagawa ng mga kwento na parabang gusto talaga nila na magkagalit-galit na bawat isa. Kasi kung hindi yung ginagawang kwento na yan, dapat sa pagbalita, ipakita agad yung ebidensya na ito, patunay na mga armado ang inyong mga dyan sa West Philippine Sea. Wala ho kayong pinapakitang video. Ibig sabihin, isa lang po itong gawa-gawa o mga kasinungalingang kwentong barbero lamang. Diba? Tapos gusto nyo lang siguro ipalabas sa inyong mga sinasakupan na kayo ay dihado o kawawa dito. Pero ang totoo, ang Pilipinas ang kinakawawa nyo. Kasi sa isipin nyo ha, sarili natin pero tayo pa ang hindi nakakapasok ng basta-basta. Grabe ang mga panghaharang na pinaggagawa. O sino ba ngayon ang kawawa dyan? Sila ba o tayo? Siyempre tayo ho, mga ka-aksyon, mga kapamping. Kaya kung mangyari man, halimbawa ganyan ang may, wala ho tayong magagawa. Basta, yun ang paninindigan ng kasalukuyang administrasyong Marcos na hindi basta-basta isusuko ang sariling rights natin. Tama po yun, no? Tayo man ay nasa panig lang ng tama. Kung ano ang tama, yun ang ipaglaban natin. At kailangan din ng suporta ng taong bayan ang administrasyong Marcos, no? Kaya dito sana, magkaisa ho tayo mga ka-aksyon, mga kakamping sa laban na ito, no? Kasi
rights po natin ang gusto nilang kukunin, no? So, dito po, antabayanan po natin kung ano ang mga susunod na mga balita. Yan lang po muna. Gin-share ko lang po sa inyong mga ka-action, mga ka-camping, no? Maraming maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.